kayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayong araw, ginugunita natin si San Isidro Labrador, isang magsasaka. Isama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy din nating pinagdarasal sa banal na misang ito ang lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari sa tanang kinapal at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiairal sa San Sinukob, ang maasang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka. Ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ang lahat ng masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong sa Mutrasya at kinabukasay sa Neapolis. Mula rooy, nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw, at ng araw ng pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog, sa isang pook na inaakala namin dakong pananalinginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Tiatira at nangangalakal na mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang kanyang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya,
Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin. Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin mapahindian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoon, purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw, Sion, ay matuwa. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, Alpatambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginoon, nagagalak sa kanyang mga hirang, sa mga nangapagkumbaba, tagumpay ang ibibigay. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na data mo, magalak ang mga hirang sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginoon, nagagalak sa hirang niyang mga anak. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Kayo at ang Espiritu, ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ngunit ang patnubay ng Espiritu ng katotohanan ang paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo, buhat sa Ama, at siya ang magpapapatuo tungkol sa akin, at magpapatutuo rin kayo tungkol sa akin. Sapagkat sa simula pa'y kasama ko na kayo, sinasabi ko ito sa inyo, upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang mga panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalala ninyong ipinagpauna ko na ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa Ebanghelyo natin ngayon, inihahanda ni Jesus ang kanyang maalagada para sa mga darating na pag-uusigin. Binanggit niya ang kanilang paparating na mga pagsubok at kapighatian upang manatili sila sa kanilang pananampalataya at kumapit sa kanya. Sinabi ni Jesus sa kanila ang lahat upang hindi sila mabigla o mahuli kapag nangyari na ang pag-uusig na iyon. Ngunit ang banal na Espiritu ang magpapalakas sa kanila upang harapin ang mga pag-uusig na kanilang haharapin. Tutulungan sila ng banal na Espiritu na sumasa ilalim sa lahat ng maling paratang at marahas na paghatol. Gagawin sila ng banal na Espiritu na magtatagumpay laban sa mga puwersa ng kasamaan at ng mga kasalanan. Sinabi ni Jesus, ang sinumang susunod sa kanya ay handa sumasa ilalim sa nangyari sa kanya. Ang sinumang sumunod kay Jesus ay makakaranas ng maraming pagsubok. Dahil kay Jesus, makakaranas tayo ng sakit at pag-uusig. Dahil sa kanyang mga turo, makakaranas tayo ng paghihirap at pangungutya. Bakit? Sinasabi sa atin ni Jesus na darating ang oras na ang sinumang pumapatay sa iyo ay mag-aakalang nag-aalay siya ng pagsamba sa Diyos. Kapag dumating na ang sandaling iyon ng kahirapan at pag-uusig, tandaan natin mga kapatid na hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Panginoong Diyos. Kasama natin ang banal na Espiritu, ang Paraklito, na siyang tutulong sa atin, na siyang gagabay sa atin sa pagharap ng mga matinding pagsubok, sa pagharap sa matinding problemang ating kinakaharap. Ang banal na Espiritu ay nasa ating panig. Gagabayan tayo ng banal na Espiritu at magbibigay sa atin ng pagkakatiwalang pagpapapatotoo at maaasahang patotoo. Tutulungan tayo ng banal na Espiritu na tumayo para kay Jesus at manindigan para kay Jesus. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, marami ang nagpapatuo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay. Dahil sa kanilang halimbawang nagdudulot ng inspirasyon sa atin, tumawag tayo sa Diyos na ating Ama at sasabihin natin sa Kanya, Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pinuno ng simbahan naway walang patid na magsikap sa paghahatid ng mensahe ng Diyos, ng pagsisisi sa kanilang kasalanan sa mga taong may pusong tapat na naghahanap sa Diyos, manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga politiko at mga taong tinitingala sa larangan ng politika naway maging mga kasangkapan ng katotohanan ni Kristo sa pamamagitan ng marangal nilang pamumuhay, manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga pagsubok na dinaranas natin araw-araw naway hindi magpahina ng ating loob at sa halip ay magpalago ng ating pananampalataya, manalangin tayo. Ama, loobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga may sakit
naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masigasig sa kanilang mithiin, manalangin tayo. Ama, lobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ang mga yumao naway makatagpo ng kapanatagan at kaligayahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama, lobin mong maging mga saksi kami para sa iyo. Ama, pagkalooban mo kami ng karunungan at katatagan sa pamamagitan ng banal na Espiritu upang kami ay maging malalakas at matatapat na saksi sa iyong pag-ibig sa bawat yugto ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso naming hihintayin pagpapala na aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagpalain mong mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani, na mga magsasakang kagaya ni San Isidro, ang pinagpaguran nila sa tagulan at tag-araw, ay siya nawang maging pagkain at inumin sa amin na nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwaran namin araw-araw sa katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo. Kami naliligid na mga banal na tao, sila'y mga saksi ng pananalig sa iyo, ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa,
ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banala, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesokristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin nat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan mo ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin nat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipana. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sa patuloyin sa iyong kaliwanagan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Isidro Labrador, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesokristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi po ng pari ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako tuwi na. Mag-iisa mga ngamba mangungulila kayo'y aking inango muling sinuyo aking puso.
kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako't wina. Kahit anong dilim, anong lagim nang tatahakin, kayo'y aalagaan, gagabayan kailan pa man. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa inyong tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako't wina. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza Sanan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagpapasalamat namin itong aming pagsasalo sa tanim at ani na mga magsasakang katulad ni San Isidro na iyong idinanangala, ang kanyang malasakit na palingkuran ka at ang kapwa ay siya nawang umiirala sa aming pag-iisikap na namainan ang lahat ng iyong bigay na kakanin sa araw-araw sa pamamagitan din ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maluw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nilang pangako noon sa biniyag na ikaw kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon. Magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Isus
Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ang nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.